Grabe talaga. Kaya ang daming umaalis sa bansang Pilipinas eh. Hello mga kabatang helmet! Today is a very, very happy day pa rin. And sa lahat ng mga bagong pasok sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button, lalo na sa mga silent viewers natin, para lagi kayo updated sa lahat ng masasawsawan natin. Videographer, pasok! Ito na yung pinaka-latest sa lahat ng latest chika natin ngayon. Ito, napanood ko lang to kay Manong Ted Filon, pero binalita na rin to kagabi. So ito na nga mga kabatang helmet. Kayo ba? Magtitiwala ba kayo sa isang tao na hindi lisensyado pero tuturukan ka? So ayan nga mga kabatang helmet, ito ang balibalita ngayon na as per sa ating DOH Secretary, yun daw mga hindi nakapasa sa board exam na ang rating ay 70 to 74, pwede pa rin daw makapasok sa mga ospital at bibigyan ng temporary ID. Ano yun? Paano pa yung mga ginugol namin sa pag-aaral para lang makapasa dyan sa board exam na yan? At gusto namin one take lang ako mga kabatang helmet. Batch 2009 ako. 2009 ako graduate, 2009 din ako nag-take ng board exam. And one take lang ako. Yabang. Yan talaga. Pero yun nga mga kabatang helmet, talagang magsusunod ka ng kilay kasi gusto mo makuha yung lisensya na para diba, ito yung sa accountability nga. Sabi nga nung Philippine Nurses Association, it's about accountability. Kunwari, ikaw, videographer, may nag-assist sa'yo na hindi naman lisensyado. Nag-inject. Wala kang hahabulin doon. Walang lisensya yun eh. Ayoko, no? O, diba? Pagkakatiwala mo ba ang sarili mo sa isang taong nilisensyado? Kasi hindi mo pwede masabi na, alam mo yung hindi nakapag-aral. May iba naman kasing mga hindi nakapag-aral pero grabe ang ano no, grabe yung achievement sa buhay. Pero ito kasi mga batang helmet. Buhay yun. Ang pinag-uusapan dito is kasagip tayo ng buhay. Hindi tayo kikitil ng buhay, di ba? Buhay so, niyo, buhay mo. Yung license po kasi namin, ayaw po naming mawala yun. Kaya talagang sisikapin namin na gumawa ng tama, na aayon sa lahat ng pag-aralan namin, sa lahat ng alam namin. And dapat lagi kaming updated. Comment down below nyo dyan kung ano yung masasabi nyo, ano yung say nyo about naman din sa issue na yan. Na kasi daw, ang dami pa raw na kulang na nurses. Yun yung pinagtataka namin. Marami kasi sa amin ang unemployed talaga, mga kabatang helmet. Yung iba naman sa amin, employed pero hindi naman sa ospital nagtatrabaho. And ang sabi pa nga, dapat salary grade 15. Pero may mga ibang kumpanya, mga kabatang helmet. Ako mismo ang buhay na patotoo na nagpapasweldo ng 15,000. At ito namang mga nurses, kami, sinusunggaban yon. Lalo na kung kailangan mo talaga magawin trabaho. Ako nung time ko, mga kabatang helmet, 2009. Talaga super in demand. Ang hirap makapasok ng trabaho. Kaya papatusin mo talaga yung mga volunteer staff nurse na yun sa mga government hospital. Kasi nung time nyo, ang dami talaga. Ang dami talaga namin. Nurses, masyadong marami. Nung time na yon, nakapag-apply ako sa mga private hospital. Mga 5-star private hospital. Mga Timid, The Medical City, Asian Hospital, St. Luke's. At ang starting that time, is ko naranasan ko may 8,000. 8,000? 12,000, 14,000. Pero ngayon, mga kabatang helmet, ha, kung salary grade 15, kung ikaw ay entry level, nurse 1, dapat daw nasa 36. Pero, ayon daw doon sa survey, Singapore daw nasa 300 plus. Ang ano? 300,000 pesos? Oo, per month. Ang katumbas? Oo. Sa Philippine peso? Oo, pero sa atin, sa Philippine peso, 40,000. Vietnam, 63,000. Talagang malaki. Kaya ang daming umaalis, mga kabatang helmet. Ang laki talaga ng discrepancy na ito yung sinisweldo mo sa foreign country, sa international country. Pero sa atin, ganito lang. Kaya talaga maraming jumajalis. Yun pa, isa doon. Umalis ka sa pamilya mo, nagsisilbi ka sa hindi mo kalahi. Kasi, andun yung greener pasture na tinatawag. So daw, wala na rin minsan yung pagiging makabayan. Kasi isipin mo, siyempre, paano ko bubuhay itong pamilya ko kung magstay lang ako dito? Dahil dito, karampot lang talaga kinikita. Pero mga kabatang helmet naman, parang nawala naman ng, parang sampal naman yun dun sa mga nakapasa. Kahit sabihin mong one take, second take, third take yan,
Pero naisulong nila na maipasa yung board exam na yan. Kasi pag napakahirap po siya. Alam niyo, kala niyo lang madali yung board exam. Dahil lahat ng sagot doon tama. Pero ano yung pinaka-best? Ganon din sa NCLEX. Video ka po. Sa NCLEX, parang choose the best. Lahat yung tama eh. Pero ano yung pinaka- and ano yung pinakauna mong gagawin? Pero nakakaloka lang talaga mga kabata helmet. Ako personally, parang napaeng-eng ako dun sa balita na sana pala, hindi na lang pala ako nag-take ng board exam. Diba? Kung bibigyan naman din pala ako ng temporary ID at makakapasok ako sa government hospital. Diba? Yun eh. Asan yung sense na mag-take pa tayo ng NLE na yan or nursing licensure exam pala. O diba? Kahit di ka makapasa sa government or sa private. Oo. Man, kailangan mo pa rin yung license. Kasi kahit saan ka pumunta, eto nga eh, di ba, sa US, kailangan nga, nagkapag NCLEX ka, pasado ka ng NCLEX. Kasi yun pa, yun yung board, ano naman nila, boards, na katunayan, board passer ka ng ganitong state. Kasi pipili ka eh, anong state pa? Iba't iba eh. Oo. Ganun din sa Canada. May sarili sila. Di ba? Alam yung mga kabatang helmet, hindi, wala na akong masabi pa. So, eh, anong standard ngayon na pinagbabasihan? Kaya nga, ano po bang standard ng ating kagawaran ng kalusugan? Diba? May pinagbabasihan yan eh. May pinagmumulan. Pero alam niyo mga kabatang helmet? Oo. Meron naman talaga mga hindi nakatapos pero waging-wagi sa buhay. Oo naman. Kasi nasa sipag mo rin naman yan. Kasi nakatapos ka nga pero tamad-tamad ka rin. Wala rin yan. Pero ito kasi, ang pinag-uusapan, hawakan ng buhay yun, eh. Buhay yan eh. Parang sa teacher. Sige nga. Papayag ka ba na hindi lisensyado yung nagtuturo? Ano maintindihan ko? Tama ba yung tinuturo? Malay mo, fake yung tinuturo. Kasi, okay lang ba sa'yo? Diba? Okay lang ba sa'yo yung nanonood? Oo. Na yung nagtuturo sa anak mo, hindi lisensyado. Diba? Parang, saan yung credibility? Tama nga yan. Where's the credibility and the accountability? Kasi negligence and malpractice yan eh. Wala kang nga habulin sa mga hindi lisensyado. Wala nga silang license, di ba? Ano pa ba yung may kailangan ng lisensya? Abogado. Mm. Okay, doktor. So, ayun nga. Engineer. Engineer. Oh. Architecture. Oh. Di ba? Okay lang ba sa'yo? Ang gagawa ng building mo, engineer pulpol. Pwede din. Kung pwede gusto mo. Di ba? Bingi yung building mo. May kilala ako yan. Engineer pulpol. Hindi marunong mag-ano scaffolding. Wala rin safety net. Pack. So, okay lang. Okay lang. Okay lang yun. Nakakaloka. So, hindi na tayo magkakaso, ganon. Diba? Kung mali. Paano naman sa mga abogado? Kung hindi lisensyadong abogado, wala din. O, di wala ng krimen. Wala na. Kanya-kanya ng ano. Kanya-kanya ligtas na lang. So, ayan mga kabatang helmet. Huwag naman sana nating menosin, di ba? Kasi, nag-aral naman tayo, pinagpaguran mo, nagsunog ka ng kilay para makuha yung ID na yan. Na ngayon, kailangan pa rin may CPD para ma-renew namin yan. Yan yung CPD. Sa pa yan, yung CPD. Seminar yan, di ba? Seminar yan para ma-update kami kung minsan naging outdated na kami sa mga ano. Pero di ba, mag-CPD pa ba? Wala naman akong license. Anong sense? Where's the sense? Hindi ibang trabaho ang ginagawa. Sana pala. Di ba? Hindi ka na lang nag-aral mabuti. Oo. Sana hindi ka na lang aim na makuha yung maliit na ID na yan. Pero yung maliit na ID na yan is katumbas yan ng isang buhay na maisisave mo. Alam mo kapon mga kabatang helmet, isishare ko lang sa inyo. Kapon, sa LRT ako, paglabas ko ng SM, may nakita ako na si Manong, duguan nga, SM Grand Central, LRT Monumento. So, syempre, ando ka na sa parang, alam nyo, ano yan eh, parang matik yan. Ewan ko ha, sa iba na nasa healthcare profession din, kung matik din ba sa kanila. Pero ako sa sarili ko, matik yan sa akin. Na pag may nakita ako talaga na kailangan ng tulong, parang hindi mo pwedeng ano siya, hindi mo siya pwedeng, ano ba yun, yung parang i-ignore, i-forgo na, wala akong nakita. Ang hirap, lalo lang kung totoo kang nanumpa sa PICC. So ayun, papunta na nga kay Manong Duguan. Tapos bigla naman siyang pinusasan, bitch ko per. Bakit? Tapos may mga police, pinusasan na siya. Tapos, syempre, ano mo na ako, survey the scene. The scene is safe. Tapos, ang natsika ko nga, nagsumuntok or nanuntok tong si Manong. So, may mentally ill pala si Manong. Sinuntok niya tong isang bystander na senior citizen. Tapos, sinanap ko yung senior citizen kung nasan siya. So, ayun, pinaupo pala doon sa may bandang table malapit sa Starbucks.
Ito na nga ang sistema kapat ng helmet. Si Manang na senior citizen, cancer patient, medyo gapa. So, kakagaling lang niya sa hospital kasi kinimo siya. Tapos, nasapak pa siya ng 3 beses sa ulo. Pak. Sabi ko, tinanong ko, iyak ng iyak si Manang, natumba ba siya, ganyan. Siyempre, chinek natin kung may damage ba, may mga bukol, may sugat. So, buti na lang, may galam shout out kay Kuya Security Guard ng SM Grand Central. Meron siyang first aid kit. Kahit hindi ganun kakompleto, meron pa rin. May pabetadine, may gasa, ganun. So, nangihingi ako ng yelo. Yun naman yung isang pinaka-ano naman din. Yung bang bilis sana, yung urgency. Sana, yung mga security guard din, di ba? Alam ko may training din naman sila in terms of first aid training, mga ganyan, mga BLS. Pero dapat ba may training? Dapat may training. Hindi ba dapat? Dapat meron. Kukunin mo lang yung medicine. Hindi. Dapat trained sila. Dapat trained sila. Yan ang standard talaga. And security personnel sila. Dapat alam nila. Ayun na nga. Yung siguro yung urgency. Siguro minsan hinihintay talaga nila na duguan. Basag ang bungo. Kasi nangihingi nga ako ng yelo. Eh sabi naman nung police ni Hepe, baka daw sa Starbucks meron. Eh hinihintay ko si Kuya Guard na manghingi man lang. Parang wala daw makuhanan. Kaya medyo dun lang ako na off. Na, di ba, kailan tayo magmamadali, kailan tayo magmabilis, kung kailan tigibank na. So ayun na nga mga batang helmet, to cut the long story short, paano kung hindi ako lisensyado? Meron ba akong lakas na loob na tumulong? Meron din bang lakas na loob na ipagkatiwala nitong mga biktima dito sa isang taong hindi lisensyado? Paano mo kasi sasabihin nyo na gusto ko, kasi kahapon sabi ko, nurse po ako, okay lang po bang tulungan kayo? Eh paano pang hindi ako license? Hindi pa ako pasado, gusto ko po tulungan kayo. Papayag kaya? Makukuha mo kaya yung trust? Parang hindi ito nakapasa, bakit naman ako magtitiwala? Diba? Pero kung hindi ka lisensyado, kaya mong sabihin yon. Kaya mong sabihin, siguro. Pero ang problema, kung magtitiwala kasi, yung tao. Kung tama ba yung i-execute mo? Siguro magtitiwala yung tao kasi wala pa siyang alam. Pero yung gagawin kasi, nung hindi lisensyado, ay tama kaya. Yun nga, tama ba yung i-execute niya na management, na nursing care, nursing management, diba? Kasi focus talaga, tsaka bilis ng isip. Kung ano man yung makita mo, kung ano yung nakita mo, bagok, lumabas na yung utak, lumabas na yung intestine, anong gagawin mo? Paano kung hindi ako nakapasa sa boards? Pero sabi nga, iba ang theory, iba ang theoretical, iba din ang application. Pero kahit na, kailangan mo pa rin ng lisensya. Kasi doon mo mabibase. If pasado ba yung knowledge, yung learnings mo? Bago mo ma-execute yan. So, ayan nga mga batang helmet. Comment down below nyo dyan kung anong masasabi nyo dyan. Anong komento nyo. Kung payag ba kayo mismo, makakaranas ng care, ng nursing management sa isang tao. Hindi lisensyado. So, ayan. Sa ibang kurso din. I-apply natin sa ibang profession. Papayag ba kayo na magagawa ng bahay nyo, hindi lisensyado engineer, hindi lisensyado arkitekto. Diba? Pwede naman din kung gusto na makatipid. Substandard yan. So, ayun mga batang helmet tayo. Stay happy, stay healthy, and stay safe. Alin tayo always, sausaw lang tayo ng sausaw hanggat may sasausawan. Sabi nga, may sasabuhan niya naging helmet din ang book niya. It keeps getting better every day. God bless everyone.